Pag-aaralan. Ito ang bumubungad sa akin sa tuwing ako'y lalabas ng aming tahanan. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, bakit di ako katulad ng mga kapwa-bata ko na naglalaro, nag-aaral, at malayong natututo sa mundong malayong malayo sa kinalalagyan ko. Tila isang panaginip na lamang sa akin ang maranasan ang mga ganyang bagay. Kasama na mga pangarap kong isinulat sa tubig na umaagos palayo sa akin. Ang mga kamay kong dapat sumusulat ng mga talata at mga mata kong dapat nakatutok sa pisara ay nabaling sa paghawak ng tagpitagping tela na inaalok upang ako'y kumita ng pera para sa aking pamilya. Ngunit para sa aking ina, ito ay kulang. Katulad ng paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, ito lang, kulang to. Sana dagdagan mo naman. Sorry po, mayroon lang po yung nakita ko ko ngayon. Wala kang kwentang anak! Sa pagtitinda ko sa araw-araw, tanging mauusok at amoy na lamang ang mga gusto kong pagkain ang aking nadadama. Gustuhin ko man na bumili, hindi ko magagawa sapagkat kakarampot na lamang ang pera ng aking bulsa. Ang hirap na maging batang nabubuhay sa mundo ng matatanda na dapat ako ay malayang nag-aaral, naglalaro, tumatawa, at nangangarap. Wala ni isa sa kanila ang nakaisip na kinailangan kong patayin ang aking mga pangarap upang mabuhay ang pangarap ng aking pamilya. Araw-araw akong sumasabay sa alon ng buhay sa paulit-ulit na kumpas ng panahon. Ngunit paulit-ulit ko din tinatanong sa sarili ko, kung saan nga ba ako patungo? Gising, tingin, benta, bigay, alis. Kailan ko ba mararanasan ang maging isang